Anong masasabi natin doon sa ano, sa napanood natin, Nay? Yung panahon po yun ng EDSA Revolution. Okay naman. Kaya lang parang ano pa lang siya eh. Hindi siya kumpleto pa eh. Ah, may part 2 and part 3 daw po yan, sabi ni Direk Darrell. Kaya sabi po niya, patikim lang daw po yan para mainganyo po yung tao na panoorin ito at may susunod pa raw po na part 2 and part 3. So, abangan daw po natin yun. Okay, basta ano na ha? Basta sana lahat makapanood para maintindihan nila kung ano talaga. Lalo na yung mga kabataan ngayon. No political affiliations, but just to understand what happened. The real truth na mag-unite na lang tayo. Opo. For the people and for our country. Opo. Sana bilis-bilisan nila. Bilis-bilisan. Especially yung mga millennials ngayon. Opo. Kasi hindi nila alam yung nangyari talaga. So, true. Opo. So, yung tatlo na yun dapat. Dapat makumpleto. Para ma-educate yung mga tao, mga bata, na ganun po talaga yung tunay na nangyari. Understand kasi maraming yung social media ngayon, hindi nila alam. Ayun. So, ano, panawagan kay BBM, ma'am, at congratulations at nakabalik sila sa Malacanang. Congratulations sana. Let's unite for our country. Yes, ma'am. Yun naman lagi niya sinasabi. Yeah. Congratulations and then especially kay Darrell na... Direk. Kay Direk, Darrell. Sana. Yep. Direk, Darrell, yep. Ang lakas ng loob niya. Congratulations. Salamat, ma'am. Anong mensahe nung napanood natin, ano, sir? Made in Malacanang. Ito, made in Malacanang po. Siguro yung mga hindi natin nalalaman na sila lang yung nakakaalam dahil sila yung nasa loob ng Malacanang. Noong time na yon. Pero ano, familiar ka ba nung time na yon, sir, yung EDSA Revolution? Nasaan po tayo nung mga lugar na yon, sir? High school po ako noon. High school? O so, siyempre, alam na natin yung... Graduate kami noon, ako. Oo. So, yung panahon na yun, wala akong makita na ano eh. Wala ako... Sa akin ha, wala akong nakita yung sinasabi nila na madilim. Oo. Na panahon. Oo. Parang normal lang. Na, ako nung time kasi yun. Ako, grade 3, nagko-commute na ako noon, pauwi. So, from Espanya, papunta dito sa Quezon City. Oo. Wala akong nakitang gulo noon. Oo. Siguro noon nag-college ako, 14 college. Pero noon, 1986-87 na. Oo. Wala nang Marcos noon. Kori na noon, sir. Wala akong makitang gulo. Although may mga rally pa rin. So, oo. Hindi mo na alam kung ano ba yung rally na yun. Ano yung, oo. Kung para saan. Kung pinaglalaban noon, wala na kayo Marcos. Oo. Diba? So ito, dito kasi, yung, hindi mo pwede sabihin rin yung sinasabi niya na na binabago yung kasaysayan, hindi. Nasadagdagan lang siguro yung kaalaman natin. Yung personal nila na naramdaman dun sa loob ng during that time. Sila nakakaalam yun. So, kung pwedeng sabihin na hindi totoo yan, So, kasi sila nakaalam nun. So, kung yun, masasabing dito to, hindi naman nila katabi yun, paano mo sasabihin na? Right. So, natin i-judge yun. Ito yung pananaw yung siguro sabihin na natin nung nandoon. Or itong pelikula na to ay pananaw ng direktor. Oo. Kung paano niya ipinalabas yung pelikula. Eh, hindi natin pwedeng questionin yun. Yes. Kumbaga, kung ang gusto mo ay mag-i-anti-Marcos, o huwag na natin sabihin anti-Marcos, hindi mo nagustuhan yung kasaysayan na yun. Siguro, pwede silang gumawa. Na malaya. Gano'n naman. Pero ako, sabi ko nga, mula grade 3, nagko-commute ako. That time. Hanggang sa nag-high school ako, sabi ko, ang daming masasayang nangyari nung high school. Kaya yung mga ibang kabat ko na sinasabi, madilim ang yung mga nangyari. Sabi ko, anong madilim? Kaklase tayo eh. Sobrang saya natin nun. Sabi ko, lahat ng
lahat ng sumikat na ano, uso yung mga party-party. Oo. Di ba? Uso rin yung mga disco at that time, sabi ko. Oo. Lahat yung dinaanan natin. Anong madilim dun? Anong ano? Oo. Nakakapag-out of town tayo nung tayo lang. So, nung ano, nung mga time ba yun, sir, is Marcos era pa o Aquino na? Aquino na. Kasi natapos ang Marcelo 81. Oo. Elementary ako nun. Ang yung itong kwento kasi ng Made in Malacañang sir ay nag-umpisa sa EDSA Revolution. Kahit sabihin na natin EDSA Revolution yan, ako kami. 4th year high school ako noon. So, first time namin nakabili ng motor ng kapatid ko. Nagpunta kami nung ano mismo sa EDSA. EDSA. Hindi para makirally, para makiisyoto. Diba? Oo. Palitan kami. So, nakadagdag kayo dun sa mga, sa dami nila ng tao. Pero never kami nag-ano, kasi wala nga kami maramdaman na ganun na madilim. Oo. Anong madilim dun sa ano na yun? Kasi, aminin na natin, lahat ng dumaan dun sa panahon na yun, eh, nandun lahat yung party. Oo. Diba? Nandun lahat. Maraming tao. Maraming chicks. Kung ano yung maraming nagawa ng kabataan ngayon, yung pa rin yun. Okay. Diba? Sabi ko nga, ito eh, hindi revisionism yung ano, yung kasaysayan. Dinadagdagan hindi, lang. Meron tayong nalaman na iba. Yes. Na sila lang yung nakakalam dahil sila yung nasa loob ng Malacañang. Siguro ganun. Ako, ganun yung pananaw ko. Hindi ko alam kung ano yung sa iba. Okay, so, hindi tayo kailangan magalit kung ano itong pelikula na ito. Hindi rin tayo kailangan magalit kung ano yung kabilang pelikula. Kasi kanya-kanyang, ano yan eh. Kanya-kanyang pananaw. At saka nung tumulat ng pelikula. So, ano masasabi mo sa pelikula, sir? Bitin ba? Bitin ba? Oo, bitin. Eh, ano ba? Re-request ba tayo ng part 2, part 3? Dapat. Dapat meron pa. Dapat meron. Kasi dapat lahat ng side malaman natin. Hindi lang yung galit lang. No? Yeah. Huwag yung galit lang. Kasi pag yung galit, walang katapusan yan eh. Yeah. Minsan naiinis tayo sa isang tao dahil sa isang bagay lang. Yes. No? Na maigli ang buhay ng tao kung puro galit o ano. Ganun lang. Ganun lang mangyayari sa'yo. And good news, sir, na ambush interview namin si Direk Daryl Yap. May part 2 at part 3 daw po yan. Mas maganda yun kasi para mas marami tayong malaman, hindi lang yun. No? Hindi lang yung kabilang panig. Oo, tsaka hindi lang yung puro galit na. No? Yes. Diba? Huwag natin sabihin, siguro talagang may mga maling nangyari nun. Pero ako ha, parang nabuhay nung panahon na yun. No? Sa time na inabutan ko yung mga yan. Wala akong masasabi kasi nung nag-college ako, 1987, fourth year college. So, sarekto kami. Ang tanong mo sa sarili mo, bakit may nagra-rally pa rin? Ano pa rin yung mali? So, wala na naging tama. Oo. Diba? Opo. So, yun yun. Wala na naging tama. Yan. Diba? Wala na yung Marcos. Ano pa yung sinisisi mo? Yes. Diba? Okay. Ikaw so, na ngayon nakaupo eh. Yes. So, sa ngayon, sir, kasi nakaupo na uli yung mga Marcos, ano, na nakabalik po sila sa Malacañang. Okay. Yan, kagaya nun, kasaysay na nagsabi niyan. Opo. Yung mga tao mismo nagsabi na niyan na pwede silang bumalik. Mm-hmm. Diba? Wala namang pumilit eh. Pumilit yes. naman yung 31 million ng bumoto. Yes. Lahat ng bumoto na yun. Eh, na nararapat na sa tingin nila. Wala ka nga. At ito yung maganda, sir, kasi naging pangulo uli ngayon ang mga Marcos at ang panawagan niya ay walang higantihan kundi maging unity. Ano masasabi mo ngayon kay Pangulong Ferdinand Marcos? Kaya nga sabi ko, napakaikli ng buhay ng tao para punuin mo ng galit lang. No? Yun nga yung sinasabi ng mga matatanda na namatay sa samahan ng loob. Diba? O eh, gusto mo ba yung ganun yung ano, namatay ng samahan ng loob? So wala may gusto noon. Kumbaga, kagaya na ito, lahat ng panahon o minuto na nandito tayo, eh, dapat masaya. Okay. No? Normal magalit, pero hindi dapat yung maging ano, huwag magtanim. Sa buhay, huwag magtanim. Salamat ng marami, sir. Okay, salamat. Okay, salamat.